MPL Season 4 and even dun sa mga tournaments na labas ng MPL Season 4 kung saan sumikat si Jack, no? Nag-aakay ba siya nun? It's usually Minotaur, Grock, little bit of Akai. Is it the best draft? Parang nakaiba din ako, talaga eh. Ang sa akin lang, it's because of Jack no holding it. Guys, iba, eh, marami no? Siguro sa inyo nagtataka pa rin. Bakit sikat si Jack no? Hindi po dahil si pinagtitripan lang siya ng Execration, no? Oh. Hindi lang dahil sa bonus lagi lang siyang yun. Nasa post ni Billy. Hindi dahil sa naging viral yung mga interview ni Jack no, guys. Guys, magaling po talaga si Jack. Mm-hmm. Sobrang galing ni Jack no. I'm very confident in saying that. Yes. Hindi dahil sa mga outplays na ginawa ni Jack no, even other teams. What I'm basing is on even other teams. Even other teams, kapag tinitingnan nila yung Execration, ang lagi nilang sasabihin, lalo na yung mga kunyari nag-aangas na teams against Execration, parang si Jack no lang yung threat doon. Mm-hmm. No? Ganun ka dangerous talaga si Jack no dito. And I do recall his performance on other tournaments using that Akai. Yes. It's an Akai very capable of really going for the backline. Diba? Bully Akai, calculated Akai. Sabi mo na kahit ano. And Chuck will deliver it for you. If there's one thing na nasabi mong, okay, sige, hindi meta pick, hindi ganun kalakas. Pero kasi iba yung naghahawak. Kumaga, sabi nga nila, any weapon is only as good as its wielder. Yes. Sino nagsabi niya? Hindi ko alam. Ako lang yata. Nakalimutan lang. Lost in translation. Baka ako nga lang talaga, Rashid. Promise. Alright, let's see here the first aggression na being pulled off ng membro ng mga Execration. Pero Eason, isa sa mga pinaka naparusahan doon. Eto Max, half health. No level 4 yet. And I think that's it. Oh, okay. So Edward, kailangan niyang lupitan talaga dito ni Chang. Oh, what the honestly say, nalugi siya dito sa Joet. Kaso si Edward yan eh. One of the most highly skilled players na alam natin dito sa ating liga. Yeah. Weird na sasabihin ko nga lang dito is Execration, meron akong factor dito na gustong-gusto laban sa kanilang mga katapat, which is yung Roger, na usually mga assassins and like Roger Lancelot, maganda to sa mga lineup na madaming malalambot, particularly yung mga cores, mga supports. Mm. So meron kang Rafaela, meron kang Chango na hindi support core, but Ling as well. Kaya itong patayin eh ng Roger, yeah, if given the chance. Yeah, and especially on the scaling din. Actually, ang strength ng Roger, durabilities niya, tsaka lifesteal talaga din, no? Dueling talaga eh. Dueling talaga doon sa Roger dito. Kasi yung strength nga ni Ling is on the mobility. Yes. Especially on the way he can roam around the map. Yeah. But anyway pala, no, habang naka-pause tayo, updatein this time para batiin si Benny Cutie. Oh. Kaka-birthday lang. Ay, happy birthday. Happy birthday. Oh, happy. Well, I mean, si Benny Cutie upon his introduction is actually one of my personal bias din sa Execration on the show. Uh-oh. Pero last week, di ba? Alice. Alice. Mm-hmm. Iba yun, diba? Iba. Nasa English kasi kami ng mga kaibigan, if you're not familiar. Pero sobrang na-amaze kami dun sa Alice na yun, mm-hmm, na parang sabi mo, mayroon pa tayo, pala tayong untapped potential. Ay, oo, sa Alice. Parang nangyari, the way he played it, parang biglang sumika. Hindi naman dahil sa kanya. Say, pero parang sabi ng mga, parang kahit sinong nanonood at sabi, pwede pala gato laro yung Alice. Ayun siguro yung isa sa mga pinaka, yes, against ano yun ha, NXP, ayun ang isa sa mga pinaka malaking exposure ng Alice being, dati naman na to, being part of the meta, yes, po talaga. Play her on the side lane, yes. Player score, tanungin nyo si Manjin doon, pero... Final Alice. By Manjin Paldas, one of the worst idea I've seen. Anyway, guys, let's see here. We are back into the game. And still no first blood. Interestingly, yeah, bawat sa mga teams natin, piling ko nagbabasahan eh, no? Tansyahan. Oo. Weird enough, kasi alam natin na ang Execration, explosive na team yun. Nga eh. Blacklist International, uncalculated team, definitely. Yeah, willing ako. Ang galing nung angles ni Eason doon. Kaso syempre, andun sila Chuck, not sila Hate. Yep. And it was Eason taking the bait. Yes. And unfortunately, kailangan i-respect nila dito yung early game prowess ng isang Roger. So Roger, by the way, dinadraft siya as a hero that can fight in the early game. Kahit pa hindi pa siya level 4. But that moment, ang laki nung gap na kasi ng ating Kufra at ng ating Roger. That was level 4, almost level 5 na Roger, tapos level 2 na Kufra. Kaya kitang-kita natin yung damage output, kaya mag-dive. Tapos yung like and pounce ay invulnerable ka. Nakakatuwa kasi yung mga nagtatransform na hero eh. Level 2 pa lang, 4 na yung skill. Totoo. Selena. Oo, Selena, Roger, Rocker. Let's see here. Benny Cutie receiving. Actually, Benny Cutie assisting here. Eto, Max allows for them to get a kill. Patungo kay Aqua. At baka may isa pa. Eso dito. Hagip.
course, may nakasali din naman yung Mountain Shocker. Actually, Rafaela pala yun. Mula kay Dexstar. 1-4-3 para dito sa ating running score. The next secretion ay lumalamang sa Gitno helping. Yung pag-take Edward, masyadong late dun sa meteor shower, but I doubt naman na na-on niya doon kay Hate. And alam nila, ang ganda ng call sa execration, ha? As we can see their Gillette instant replay now, ang daming kinumit ng Blacklist International dito sa bottom lane, kasama yung kanilang Ling. So even when it's a trade-off na nakakuha dito si full clip ng kill, ito mo yung instant move dito kay Roger, talagang pumunta nun sa buff kasi alam niya, okay, nandun sa baba, BC yung ating Ling, kuha tayo dito, nakaw tayo. Guys, bantayan nyo. Ito, kung gusto nyo matuto ng grabe sa MPL, pag may clash, guys, tingin kayo sa minimap. Tingnan nyo yung gagawin ng iba na wala doon sa clash. Most likely, it is a big conversion. Tanggal na naman yata dito si Eason. Masyado nang malalim yun. Ilang deaths na yun para kay Eason. Ikatlo na. Tapos kita mo, natalunan pa. Dito si Dexstar. Ewan ko makukomit yun, pero it doesn't matter. There is gonna be the jump coming in from Aqua. He wants to duel yata mula dito kay Hate. Yeah. Pero I think di-distansya na lamang. Eh, ito, Max, naka-lollipop na ngayon. Wala pang 4 minutes! Nako. Ito, Max. Interesting. Nakakuha ng kill din si Ito, Max. Actually, assist pala. Nako po, Dexstar here. Hagip. Ina-uppercut ni Sagitno dito. Bumalik sa mga teammates niya. At hindi na nagmamatter dito yung support na kinwestiyon natin. Okay? Kasi pag tinignan nga naman natin yung ibang heroes, ano nga bang titigil dito sa Tam sa the side lanes? Ano nga bang pipigil doon sa Johed at the Chango? And for execration, yung kanilang mga core matchups, ina-abuse nila. Alam nila na lamang sila dito sa point nito ng game. Power spike nila to at hindi sila tumitigil sa pag... Gusto ko to, ah. Abante. Yeah. Abante ang execration. At hindi nabibigyan ng paghinga dito si Full Clip. Sa totoo lang, ganda ng hulma dito ni Hate, ah. Oo. Channel the Hate talaga to. They are being enabled. They're winning 3v1 fights. Nag-aatay lang si Chakno ng pwedeng makadoon. Eason burns the flicker after the 1,000-pounder na bato ni Chak. Ang execration, hindi sila nagtitipid sa pag-jump dito. Kahit sa Akai, normally teams would say, okay, sige, tank yan on the Kufra. Pero alam na kasi na execration na pwede sila mag-commit sa ngayon na far sa almost. Almost, yeah. Stealing that one. And ganun lamang katapang si Chakno talaga as he went for the dive. There's gonna be Eason. Na-i-correct yung Pompeyang para kay Hate under the turret. Pero walang follow-up ng teammates yun lang. Nasayang dito. If there's anything, however, Kuya Shinbo, ay maganda naman ang wave clear na nakita naman natin mula sa Blacklist International. Kung papansinin mo yung ginagawa nila, lagi lang nila kine-clear yung wave. And kahit lamang na lamang, execution 5-1, tapos meron sila lamang sa gold. Hindi sila makapush. At mag-ulti pa dito si Full Clip if kailangan niya. Katulad ng ginawa niya kanina, di ba? Okay lang na mag-commit ng Tempest of Blades para mag-clear ng wave at hindi makalaban. Kasi ang Blacklist International, alam nila, pwede tayong lumate game dito. Pwede mag-late game stall. Late games. Oo, late game stall. Kasi Full ano yun eh, Ling yan tol eh. Alam ko, late game yan, technique niya. Sa side lane split eh, tapos kukuha ng cut. Tapos Edward naman can clear whatever is the lane na pinupush ng execution dito. Na marami silang hero na ina-allocate. Ang problema si Hate dito eh, feeling ko talaga Hate would be, ang laking bawi na ngayong linggo. Di parang hater na napatumba dito at kita mo, si Eason naman ang sunod na tinalala ni Chakno. At yun na yung kanyang ika-apat. Oo. Na death. And unfortunately, dahil lagi siyang patay, giving away a lot of gold sa kalaban at totoo. Wala pa siya nakakuwang item dito. 6 minutes and 30 seconds in. Ang kalungkutan kasi, Wolf, yung mga ganun talo ni Eason, walang nakukonvert eh. Oo. Ako nakikita eh. Buti sana yung deaths kung may ganun, kung nadidisrupt talaga, pero hindi eh. Yeah. Ang turtle ay makuha na ngayon na execution. Palaki, palaki ang kanilang lamang. Ang tanong lang is kailan sila makapag-push. They were able to convert on a turret dun sa may gitna, at least yun. And maganda na na-open up nila maraming parts dito ng ating mapa. So, if anything for Blacklist International, naigets mo yung gusto nilang gawin eh. Yeah. Gusto nilang magdepensa, gusto nilang patagal itong laban na to. And execration, medyo kanina nag-fail, but ngayon na-push nila yung gitna. And that opens up a lot. Kasi ngayon, wala makapag-depensa sa top unless mag-dive dito si Edward, which will not happen. And makukuha na naman ng pangalawang push ng execration. Part na kanilang aggressiveness ngayon. Hindi ko alam, pare. Mamaya i-breakdown ko kasi ang hirap talaga kontrahin ng parsa doon. Sino nakuha ng buff ngayon? I'm not so sure, pero wala kay Full Clip yun. Si Hate nga, kasama pa yung turtle buff.
Kita natin tuloy ang mismong laban. Wala ng Dragon Form si Aqua doon. Nanuyot. Doon sa may mismong river. Eso naman, ang susunod na tanulan ni Medikute. Tapos sa mga abate, sa may pinakatawiran, makikita mo si Hate dyan. Like and post ang ginawa. And that's it. 2-4 none na naman. Meteor Shower para pag zone out lang. And Full Clip, he wants to make the play. There is the jump from Hate. Naku! At hindi magkukommit si Full... Ay, hindi. Wala palang ano. Walang wala Blade of Tempest. Wala rin siyang purple, kaya nga naman, bitin yung energy. Alam Turn natin, bits. Sobrang dependent ang sa isang Ling sa kanyang energy. Oh. It's almost impossible for him to fight pag wala siyang purple buff. Bihira ako nakakita ng Ling na nag-takeover pag walang buff. And ngayon, nakikita na natin ng malaking mga problema dito ng Blacklist International. So, sinabi natin kanina, si Chang'o mahirapan kasi nga naman pwede siyang i-dive ni Sagitnu, tsaka ni Hate, at even si Benny Cutie. Si Yuzong naman, sobrang required na lumaban dito sa may bottom lanes at kung sakaling magkaroon nga ng teamfight, ang laki ng inaasahan dito doon sa ating Yuzong Black Dragon form. So, Execration, man. Alam nila na malakas sila ngayon at hindi ko maintindihan, hindi walang masyadong dive mula sa Execration. Eh. Walang, ang controlled. Oh. Nasaan na yung mga... Maturity. Nasaan na yung mga explosive plays, yung mga classic pang out of this world dive dito. Aqua, mga kaibigan, that dragon, ako, magiging butiki yan. Buti na lang, hindi pa yata sumigaw si Etomax. Wala pala siyang pang feathered airstrike. And a Full Clip, struggling against sa Gitnu din. Man. And we know not, sobrang lakas ng Johead ngayon eh. Oh, this is his time. Feeling ko yung aggressiveness ng Execration, kinuha ng Brent kanina. Yeah. Nabunta pa sa Brent. It's possible. Alam mo, Tol, piling ko rin draft din talaga. Draft Reflection. Yeah. Chakdo, hirap, ang Chakdo. Hirap ang impact nung Farsa malayo dun sa impact ng Rafaela. A classic tale of offense and defense. Uh-oh. Alam natin na malakas ang opensa almost all the time. Yung defense kasi naghihintay ka pang mag-react sa kalaban mo. It's passive. May trinity yan di ba, Wolf? Passive is defeated by aggressive. Aggressive is defeated by bait. Bait is defeated by passive playstyle, di ba? Sa mga MOBAs natin, alam natin na gano'n na playstyle. And even some archetypes sa mga fighting games, for example. We know ngayon na kitang-kita yung lamang ngayon ng offense, aggressiveness ng Execration laban sa supposed passiveness. Passive dapat na Blacklist International. Classic, syempre, tatanong si Chakno doon, hindi nila nasinanto si Eason no? Ito yung alam mo yung Cupra na parang tisyong manipis, ganun. Yung kailangan ilang roll bago mo ipahit. Tingnan natin kay Aqua, mga kaibigan. And of course, abating ginawa, unstoppable force, pero good stoppage there. Pero even the damage of Edward, ang payatis ng stars na to, parang 10 stars lang. Mga kaibigan na na-see here, there's the push being done by Benny Cutie sa may bandang babaan. Execration. Hindi nila kailangan ng teamfight, kailangan lang nila pitas kasi nga naman may Roger lineup sila. They're trying to push the bottom lane now. Wow, Benny Cutie, birthday boy! Hoy! Lalim niya, pero hindi nila i-commit kasi alam ni Benny Cutie na kumakuha niya yung attention, push din yung mid lane doon, and that was done by Execration. Inhibitor in the bottom lane. The jump mula ay Benny Cutie, alam niya na lamang siya. Hindi nga siya nag-vengeance man lang Hindi, man! Kasi alam niya kanya play, and there is no stun after nung namatay dito si Eason. Ang galing din eh. Alam nila na kapag namatay si Eason, asan ba yung control? Initiate. Wala na. Para Tulong sa Blacklist din, International. Diba? Hindi, ang hirap i-initiate ng Yuzong eh. Diba? Yep. Most of the time, hindi, pag-follow-up yan eh. Pwede siyang pang-una, tapos meron kang follow-up sana. Mabilis, pero hindi siya yung solid talaga. Hindi sa kanyang sing-snappy ng Akai or Kufra. Dueling ang hinalap mo sa Yuzong. Not the stunts, actually. You don't want that thing from Kufra. 111? Grabe. Sabi ng Execration, yung nang 414-0, i-11 mo natin. Iiwa 111 na may mainit na naman ang statusan mamaya. Tignan natin muna. Full Clip here, got caught. May Chakno, lasit na ginawa ni Eto, Max Benny Q, habang papunta naman ang paabate kay Aqua. Kita mo si Eason na wala anong bago doon. Kita natin tulak ngayon mga membro ng Execration in the mid lane as the star, as the meteor shower is being done by Edward. Two inhibitors already down on the base of Blacklist International. Max here, Max Aqua, lumapit, lipad ng ibong Adarna at buhay pa si paring Max. Hindi na mahalaga yon. Kita mo, they are being trapped in the box. Bito, ito ang Blacklist International. Execration now has all the inhibitors taken. Baka hindi na nga kailangan gamitin yung Lord dun sa may bandang baba as they take this victory.